Hindi mawawala sa hapagkainan ng mga Pinoy ang mainit na kanin. At ano ang masarap na ulam kasama nito? Walang iba kundi ang bulalo o di kaya ang nilagang baka. Pero napakatagal bago lumambot ang karne nito. At yung kanin naman, dapat tama yung pagsaing. Kundi magiging malata ito o di kaya hilaw. At tayong mga Pinoy, napakarami mga style para tama yung lambot ng karne at tama yung luto ng kanin. Epektibo nga ba o pao ang mga hilaw na paniniwala ang mga nakagawin na natin mga pamamaraan sa pagluto? Ako po si Paolo Bejones. Simulan na natin lutuin ang Demolition Job. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, marami ng pamamaraan sa pagluluto ng kanin at karne ang mga Pinoy. Pagdating sa pagsasaing ng kanin, mas pasok daw sa panlasa ng Pinoy ang medyo basa. Kaya paghilaw ang sinaing, numero uno raw na kagawian ng matatanda, maglagay ng asin sa ibabaw ng kaldero. Karanasan lang yan. So siguro may nagsasaing, natapunan ng asin, no? Parang ganun. At uy, maganda yung sinaing natin. So susunod, lagyan mo uli ng asin. So ganun naman ng pagkakadiskubri eh. So batay sa karanasan. Ang pagpapatong naman ng dahon ng saging at papel sa ibabaw ng nahilaw na kanin, nakasanayan na raw sa malaking handa ang kawa ang gamit. Actually, hindi naman yun invento. Parang ito talaga eh, mayroong purpose. Kasi nung araw, may mga handaan tayo eh. Nagluluto tayo sa kawa, sa talyasi. At wala naman pantakip doon. Sa pagpapalambot naman ng karne, tinidor ang pinakakilala. So, simple lang naman yung paliwanag dyan. Heat conductor yan eh. Pag naglagay ka ng tinidor, iinit yan. Yung init na yon makakatulong sa meat para lumambot, para maging tender. Ang paglalagay naman ng sanga na malunggay, papaya at yelo sa pinapalambot na karne ay mga nakagawian daw na nag-ugat sa mga dinaasahang pagkakataon. Noong araw, nagluluto tayo sa open field, eh. Walang takip ang kaldero. May mga pagkakataon na yung mga ulam natin, nababaksakan ng kung ano-ano. Hindi na natin tinatanggal. At ang resulta, uy, masarap, uy, lumalambot. Ang pinya naman at sibot na isang kilalang pampalasa, nakasanayan ng ihalo dahil inihahanda raw nito ang tiyan sa matigas na karne. Sa totoo lang, ito ay parang may elemento na nagpapatatag sa iyong stomach, sa iyong tiyan, para makapag-digest ka properly at hindi ka maimpacho. Kasi nga, hindi nila mapalambot, edi ang ihanda mo, yung tiyan na dudurog. Ang posporong paninde para magsiga, hindi pinalampas. Sinasama sa nilulutong karne o kaya'y pinapatong sa hawakan ng pinaglulutuan. Sabi ng mga matatanda, yun daw posporo, siyempre pulbura yan, yung apoy, init din. Kumbaga psychological, parang tandaan mo, nung una hindi pa tayo naglalaga, nag-iihaw lang tayo. Kaya naandun pa rin yung konsepto na dapat sunugin, tupukin para lumambot yung karne. Alin nga ba sa mga ito ang aprobadong paraan para mapalambot ang matigas na karne at maluto ng wasto ang kanin? Tumbakan to, pagkakumulo na siya, lalagyan ko siya ng tinidor para pagka yung lambot niya, unti-unting lumalambot. Kapag may bumibili ng pampalambot ng karne, ang hinahanap ay sibot. Pag nagluluto ako ng kanin, pag nahihilaw siya, nilalagyan ko lang siya ng asin. Parang ganito. Isang cooking demo ginawa ng Demolition Team para basagin na ang ilang paniniwala tungkol sa pagluluto ng karne at kanin. Para samahan tayo sa pagluluto, maasahan natin ang culinary students ng Asian Center for Culinary Studies na sina Pat at Raquel. Unang sasalang sa mainit na kalan ang bida sa patigasan at pakunatan pagdating sa lutuan, ang baka. Laman ng mga kaldero ang parehong hiwa at dami ng karneng ilalaga natin sa loob ng 2 oras. Ipinantay din namin ang lakas ng apoy. Ang tanging magkakaiba lang ang pampalambot na ating ilalagay. Sisimulan natin sa 4 na technique. Una, tinidor. Pwedeng tusukin yung karne habang nasa kaldero at pwedeng ilagay din sa loob ng kaldero pampabilis daw ng init. Papaya. Ilalagay daw itong buong-buo doon sa kaldero. Pinya. Pwedeng buo o pwede yung katas o juice ang gagamitin na pampalambot. At ang posporo naman. Sinasabing maglalagay ng 2 hanggang 3 kasama yung ulo sa loob mismo ng kaldero. At yung iba naman sabi nila, ilalagay lang doon sa may hawakan. Para tikman at husgahan ang epekto ng mga pinaniniwala ang lambot, inibita namin si Chef Gene Gonzalez ng Cafe Isabel. Makakasama rin natin si Chef Gino Gonzalez.
Sutlungan din tayo ng nutritionist na si Caricel Cubelo para bigyan linaw ang mga nakasanayang paraan ng pagluluto. Simulan na natin ang pagluluto. Alin kaya sa mga ito ang makakapagpalambot sa nagmamatigas na karne? So bago tayo magsimula, gusto ko muna malaman sa inyo kung sang-ayon kayo na tikman yung may posporo. Ang tigas raw ng baka o baboy ay nakadepende raw sa hiwa nito, sa dami ng taba at sa tagal na pagkakaluto nito. Pero may mga ilang naniniwala na may mga sikreto pa para mas lalong mapalambot na mabilis ang karne. Pagkalagay ng karne ng baka sa mga kaldero kasama ng mga rekado para sa ating nilagang baka, isinunod na namin ang mga pinaniniwalaang pampalambot. Una, ang tinidor. Crystal, tingin mo, bakit sinasabi na dapat gamitan ng tinidor? Tinidor kasi metal din siya, no? Okay. Sinasabing good conductor of heat. Kaya lang kung ang pinag-uusapan natin ay mismong pagpalambot ng karne, hindi lang naman kasi yung pagtaas ng temperature yung nagmamatter doon eh. Papaya naman ang sumubok magpalambot sa karneng nasa ikalawang kaldero. So maapektuhan ba yung lasa ng ating nilagang baka? I'm sure magkakaroon ng lightly sappy flavor. Pero in terms of pagpapalambot? I guess it will help. Sariwang pinya ang isinunod naming isinama sa nagmamatigas na baka. Maaaring lumambot yung ating karne, pero hindi na Pilipina yan. Aha. Vietnamese na yan. Okay, dahil sa pinya? Oo, ibang cuisine na yan. Pang-apat ang mga palito ng posporo. You've heard of this before? Yes, I've seen that. Tinola, pinanlalaga. Paanong style dyan? Huhulog lang. Ganun lang. Naglagay pa kami ng tig-isang palito ng posporo sa magkabilang hawakan ng kaldero tulad ng nakagawian. Yung nilagay doon, it has phosphoric acid and sulfur. Ngayon, meron tayong health issue dyan. Aha, nakakalason. Meron pang ibang mga compounds doon na probable toxic kapag madami kang makakain. Yung mga posporo dyan naman sa may tabi, sa may hawakan, anong explanation yan? Hindi ko alam. Parang ka nag-sign of the cross bago ka tumulad ng building eh. Okay. Naghahanap ka ng milagro. Matapos ang dalawang oras ng paglalaga, ipinatikim na namin ito sa ating tatlong husgado. Di muna namin ipinalam sa kanila kung anong pampalambot ang nasa bawat bangkok. So ang gagawin natin, pagkatapos yung tikman yung karne na yan, ay in-rate natin, right? Ang 1, ibig sabihin ng 1, hindi lumambot yung karne. Ang 2, medyo lumambot, no? Ang 3 naman, swak na swak, malambot talaga yung karne. Sa unang mangkok, kung saan tinidor ang bida, hirap sa paghiwa ang mga eksperto. Para sa akin, 1 siya. Kasi ang tigas, medyo matigas talaga yung... 1 din. 1. 1 din. Okay, so tingnan natin. Tinidor! Tinidor. Ang nagagawa lang ng tinidor ay pabilisin yung pag-init. Pero dun sa mismong pagpapalambot, no, hindi natin masasabing ganun siya ka-epektibo. Sa pangalawang karneng tinikman kung saan pinya ang lumaban, mukhang mas naging swabe ang kanilang pagnguya. Dish number 2, let's start with you. 3. So malambot talaga. Mm-hmm. Nice. Ako, 2. Akin, 2. Anong naging kulang sa'yo? Malambot siya pero parang pwede pa eh. Ang pinya, meron din siyang enzyme na tinatawag namang bromelain. Pero hindi siya ganun ka-epektibo lalo na pag masyadong mainit. Lingid sa kanilang kaalaman, posporo na ang sunod nilang matitikman. As compared to this one, mas malambot. 3. Sa akin, 2.5. Pero parang yung texture ng meat hindi maganda. Bagamat base sa resulta ng eksperimento na epektibong pampalambot ang posporo, may babala ang ating eksperto. Wala akong masyadong makita ng scientific explanation doon. Ang naiisip ko pa nga ay mas hindi siya dapat ginagawa kasi doon sa posporo ngayon, yung sa dulo, no, may mga chemical na present doon. Sa pang-apat na nilagang kanilang kinain, si chef mukhang gusto pang siguruhin ang natikman. This is definitely a 3. Okay. And ano, isa siya sa pinakamalambot. Mm-hmm. Sa lambot sa akin, 3 to. Papaya, naturally meron siyang enzyme na tinatawag na papain. Yung papain nakakapag-tenderize ng meat. Posibleng epektibo talaga ito, no, kumpara dun sa mga iba.
Lumalabas na sa unang apat na pampalambot, papaya ang pinaka-epektibo at tinidor ang walang epekto. Hindi pa huhuli ang tatlo pang paniniwalang makakapagpatumba sa tibay ng hibla ng baka. Umubra kaya ang sanga, kahoy at lamig sa init at tigas ng karne ng baka. Kulang pa rin. Dapat sa karne, yun talagang fork tender. Pag inanin mo, hindi yung... Hindi mo kailangan. Nilagay na natin ang baka kasama ang pangalawang batch ng mga umunoy pampalambot. Sa unang kaldero, 5 piraso ng sanga na malunggay. Sinasabi nila na pag odd number, yung tangkay, ay nakakatulong ito sa pagpapalambot ng karne. Sibot naman ang inihulog sa pangalawang nilalaga. Sa huling kaldero, yelo ang pambatong panabla sa tigas ng baka. 2 oras namin isinalang ang karne sakalang may parehong lakas ng apoy. Saka ipinatikim sa ating mga bisita. Tikman na natin ang ating karne. Mukhang di kumbinsido ang ating beef tasters sa pinaniniwalaang nakakapagpalambot ang sanga na malunggay ng baka. Medyo lumambot siya, no? Pero hindi pa rin siya talaga completely malambot. Too siguro. Kinulang ba? Kulang pa rin. Dapat sa karne, yun talagang fork tender. Pag inanin mo, hindi yung... Hindi mo kailangan. Yung sanga ng malunggay, halimbawa, kailangan may specificong number pa, no? No? Kung iisipin mo bakit, no? Siguro mayroong sumubok nun at pumana. Pero wala akong makitang posibleng dahilan para doon, no? Ang pangalawang bangkok naman, nang nilagang hinaluan ng yelo, approved kay Chef Jean ang lasa. Mas creamy yung textures nito. Mm. Pero kahit malinamnam, bigo raw ang yelo mapalambot ng todo ang karne. For me, this is a 2. It's nice, tender, but it can be more. Maaari nga, yung reason behind it is to lower the temperature. Pinapababa mo lang yung temperature para ma-achieve mo yung tamang temperatura ng pagluto ng karne. Naakit naman ang huling mangkok ng karneng may sibot, ang pang-amoy nila. Ang aroma kasi at ang pang-amoy natin provide 70% of all the flavor of what we taste. Pag sinara mo yung ilong mo, 30% lang ang makukuha mo. Sibot, ito ay kombinasyon ng iba't ibang herbs. Merong mga herbs na mataas sa tannins. Ang tannins ay ginagamit din siyang pang-tenderize, no? Kasi isa din yun sa property ng tannins. So, posible. Pero base sa ating blind taste test, di pa rin ito kinayang talunin ang tigas ng baka. Parang comparative lang siya dun sa bowl to. No? So, I think I'll just give the same rate, about 2.5. Sa kabuuan, lumalabas sa unang bahagi ng ating eksperimento na sa 7 pinaniniwala ang pampalambot ng karne, papaya ang nanguna, pumapangalawa ang posporo. Wala namang binatbat ang iba, lalo na ang pinakakaraniwang pampalambot, ang tinidor. Ngayong malinaw na ang sagot sa problema ng karneng matigas, kanin naman ang ating iluto. Itong tatlong sinasaing ngayon ay medyo nasa stage ng pagkahilaw. Itong pang-apat ay malata. Para makuha ang ganda ng sinaing, pati natin subukan ang kinagiwian ng mga nakakatanda. Hula, lagyan natin ang asin, tumpas. Meron kasi siyang property mag-retain ng moisture at saka mag-retain ng heat. Kaya lang, kadalasan, diretso yun doon sa pagkain. Aha. Hindi lang doon sa takip. Mapapalamig niya ng konti yung takip. At yung takip, pag medyo mas malamig siya, mas nagkakaroon ng tinatag na condensation. Aha. At babalik lang yung tubig, babalik parang lang sa uulan sa loob ng ating kaldero. Sa pangalawang kaldero, papel naman ang ipinatong namin sa loob dahil nakakaluto raw ito ng hilaw na kanin. Ang prinsipyo lang kasi nilang gustong gawin dito, siguro lagyan ng barrier, no? Para hindi makalabas agad yung tubig. Pero kung isipin natin, kasi yung papel, mas nakakapag-absorb siya ng tubig, no? Baka hindi siya maging kasing effective. Inilagay naman namin sa sumunod na kaldero ang dahon ng saging na karaniwang ginagawa sa mga probinsya pag nagluluto ng maramihan para raw hindi mahilaw. Yung layer po ng ng banana, meron niyang wax. No, so mapaprevent niya talaga yung paglabas ng So solid the barrier siya, kumbaga. Ang nakikita ko maganda rito, yung lasa eh. So ang huli naman, ito yung sinasabi natin, huwag na huwag gagayahin sa inyong mga tahanan dahil alam na po natin, ang plastic, kapag diinitan, napakadelikado sa ating kalusugan.
Ang paglalagay ng plastic ay ginagawa ng ilan para sipsipin ng sobrang tubig sa kaning malata. May epekto kaya? 5 minuto rin namin hinintay ang magiging resulta bago ang tuluyang paghuhusga. Unang tinikman ni Chef Jean at nutritionist na si Crisel ang kanin sa kalderong may asin sa ibabaw. Medyo hilaw. Matigas pa ng konti. Sunod ang kanin na inibabawan ng papel. Yung papel, binabalik yung steam o yung vapor, di ba? Possible. Kasi, mas malambot, oh. Pero meron pa rin part. Meron pa rin konti, no? Binuksan at tinignan din ang lambot ng kanin sa kalderong may dahon ng saging. Medyo nag-caramelize. It really doesn't help, eh. Ang huling dumaan sa bibig ng ating mga eksperto, ang malatang kaning, sinolusyonan ng plastic. Yung malata, same pa rin. Lalong lumata. Lumalabas na walang epektibo sa lahat ng mga pinaniniwala ang pampaganda ng sinaing. Pagdadagdag ng tubig na raw ang pinakamabisang pampaluto ng hilaw na kaning. At pagbubukas naman ng takip ang paraan para bahagyang matuyo ang kaning malata. Sa anumang bagay, haangaan mo talaga ang pagiging maparaan ng mga Pinoy, maging sa pagluluto. Pero dahil nga pagkain ang ating pinag-usapan, hinay-hinay lang po sa mga inihahalo rito. Dahil yung akala mong magpapasarap sa iyong pagkain, malay niyo, baka ito pang maging dahilan ng pag-alboroto ng inyong tiyan. Para po sa inyong mga comments and suggestions, pakilike lamang po ang aming official Facebook page at sundan ng aming Twitter account. Ako po si Paolo Bejones. Sana'y nag-enjoy kayo sa aming malinamnam na edisyon na Demolition Job.